Hello, good morning mga kachat-chat. Nandito na po ulit ako para magbigay po ulit ng dagdag kaalaman tungkol po sa colon cancer mga kachat-chat. Ito naman po ang itatakil natin. Ito po yung continuation noong nakaraan nating video mga kachat-chat. Kaya ito na naman itatakil natin ngayon mga kachat-chat. Kadalasang magkakaroon ng cancer sa bituka mga kachat-chat. Ito na naman po ang ipapaliwanag natin ngayon kung anong, kung sino ang kadalasang magkaroon ng cancer sa bituka mga kachat-chat. Ito lang po mga kachat-chat, overview lang po natin ito na ano ang colon cancer nga po. Ang colon cancer ay kadalasang nagsisimula sa panloob ng balot o lining ng malaking bituka natin mga kachat-chat. Sa paglaki ng tumor, maaari itong bumara sa daraanan ng dumi kung kaya nagkakaroon ng sintomas mga kachat-chat. Ang tiyan ay maaaring lumaki at ang malaking bituka ay maaaring mabutas mga kachat-chat kasi nga bumabara na doon, hindi na makalabas yung dumi natin kaya may posibilidad na mabutas yung bituka natin mga kachat-chat. Ang colon cancer ay maaaring kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Metastasis sa pamagitan ng dugo at sistemang limpatika. Ang karaniwang pinupuntahan ay ang atay, baga at peritoneum. Yun po mga kachat-chat. Yun po ang karaniwang pinupuntahan ng ano natin mga kachat-chat kasi dumadaloy nga sa dugo kaya pumupunta yan doon sa atay natin, baga at peritoneum mga kachat-chat. Kaya ito na mga kachat-chat, ito yung karaniwang nagkaroon ng colon cancer po mga kachat-chat. Ayan. Una po mga kachat-chat, ang kadalasang magkaroon ng kanser sa bituka ay ang matandang edad. Yun. Kadalasan, karamihan sa mga taong may colon cancer ay mas matanda na sa 15 years old. Yun pala mga kachat-chat. Kaya tayong tumatanda na, yung mga sintomas na yun ang ating bantayan po mga kachat-chat dahil tayo ay tumatanda na, 50 years old pataas, yan ang una talagang madapuan ng colon cancer mga kachat-chat. Pangalawa, pagkakaroon ng colorectal cancer o polyp. Kapag dati nang nagkaroon ng colon cancer o polyp, mas malamang na tamaan ulit nito sa hinaharap. Yun mga kachat-chat. Pag dati na palang may karoon ng ganun mga kachat-chat, mas madaling magkaroon ng cancer po mga kachat-chat. Ayan. Ang pangatlo naman, ang mag-anak na nagkaroon ng cancer sa bituka. Ang pangatlong mga kachat-chat na kadalasang magkaroon ng colon cancer ay ang kamag-anak na nagkaroon ng cancer sa bituka. Mas malamang na magkakaroon ng colon cancer kung ang mga magulang o kapatid o mga anak na may colon cancer. Ayun pala mga kachat-chat. Basta yung ano, pag 50 edad na magpataas mga kachat-chat, doon na maramdaman pala natin yung ano, yung magkaroon ka ng colon cancer. Ito na yung mga, yung halimbawa may mga history na mga kachat-chat ganun. Pang-apat, pagkain ng mataba. Ayun mga makachat-chat, ang colon cancer ay maaring ugnay sa pagkain ng dietang mababa sa fiber at mataas sa taba at kolesterol. Ayun mga kachat-chat, pag ikaw kumain ng mataas ang kolesterol at mababa lang kinain mo ng fiber, ayun, may posibilidad na madapuan ka talaga ng colon cancer mga kachat-chat.
Ayan, ang mga taong mahilig kumain ng pulang karne at mga dilata ay mas mapanganib na magkaroon ng colon cancer, mga kachachat. Ang panglima naman, kakulangan ng ehersisyo, mga kachachat. Kakulangan ng ehersisyo. Kung kulang ka sa ehersisyo, mas mapanganib ka na magkaroon ng colon cancer, mga kachachat. Kaya ito, mga kachat, sinulat ko talaga ito para hindi ko makalimutan yung mga sasabihin ko po sa inyo. Ayan, ang pagkakaroon ng regular na ehersisyo ay nagpapababa ng panganib na magkaroon ng sakit sa bituka. Ayan, mga kachachat. At ang pang-anim naman, mga kachachat, diabetes. Pag ang isang tao ay isang diabetic, mga kachachat, ang tao, mga tao, mga diabetic at iba pang sakit may kaugnayan sa insulin ay mas mapanganib na magka-cancer sa bituka. Ayun, mga kachachat. Tapos yung pang pito, labis na katabaan. Ayan, mga kachachat, mukhang natamaan ako dito sa katabaan. Ayan, ang mga taong malabis ang katabaan ay nanganganib na magkaroon ng kanser sa bituka. At mas malamang na ikamatay nila ito kumpara sa mga taong normal ang timbang. Ayan, mga kachachat, kung sino yung mga mataba na, yung mga obese na, yung talagang sobra na sa katabaan, mag-diet na po kayo para maikaiwas sa kanser sa bituka, mga kachachat. Ayan po. Ang taong mahilig paninigarilyo. Ang mataong mahilig maninigarilyo ay mas mapanganib na magka-colon cancer kaysa mga hindi naninigarilyo, mga kachachat. Ayan, mga kachachat, kaya kung kayo ay mahilig manigarilyo dyan, iwas-iwasan nyo na po yung paninigarilyo at isa rin yan sa dahilan na mapanganib ka na magkaroon ka ng colon cancer, mga kachachat. Kaya hanggat maaari, hanggat maaga pa, kung napanood nyo po itong video na to, aware na po kayo na ihinto nyo po yung mga bisyon nyo sa buhay-buhay. Ayan. At ang pangsiyam naman po, mga kachachat, ang pag-inom ng alak. Ang mga taong uminom ng alak ay mas mapanganib na magkaroon ng colon cancer kaysa mga hindi umiinom ng alak, mga kachachat. Ayan. Kasi yung iba, mga kachachat, yung rason nila kasi pag kumain sila ng taba, iinom sila ng alak para matunaw na yung taba. Ayun, yung sabi nung iba na yan. Pero itong mga kachachat, iwasan nyo nang uminom ng alak kasi mapanganib yan na may malaking porsyento na magkaroon ka ng colon cancer, mga kachachat. Kaya iwasan na po natin yung pag-inom ng alak. Hindi siguro masama ang pag-inom ng alak, mga kachachat, pero hindi yung lunod patay na yung pag-inom, mga kachachat, ng alak. Yung talagang gumagapang ka na araw-araw na lang lasing ka. Yung mga okasyon lang ba, mga kachachat, na ano, okasyon lang, kung may okasyon lang, umiinom ng konti pa, konti-konti lang yun. Tapos yung pang-sampo, mga kachachat, yung radiation therapy para sa cancer. Ayun, ang pagsasailalim sa radiation therapy sa tiyan para gamutin ang kanser ay maaring magpataas ng panganib na magka-cancer sa bituka ang pasyente. Ayun, nakakatakot yung pala yung ano, mga kachachat, radiation therapy, kasi nakakaano rin pala sa bituka yun. Malaking posibilidad na magkaroon ka ng colon cancer, mga kachachat. Kaya mahirap din, mga kachachat, pag ano, radiation therapy pala, may sa kasama
ano na magkaroon ng colon cancer. Kaya kung hangga't maaari mas katatat, kung kaya pa, huwag na lang mag-radiation therapy po. Kaya hanggang dito na lang ako muli, mga katatat. Kung nagustuhan niyo po itong video ko, mga katatat, bigyan niyo po ako ng thumbs up at mag-comment kayo sa baba. I-share na rin po sa mga kilala niyo, kamag-anak, kapatid, para aware sila po sa colon cancer, mga katatat. Be good to everyone, mga katatat. Bye-bye.